Hello guys, magandang buhay sa inyong lahat. Sana nasa mabuti kayong kalagayan kahit sa man kayo sa sulok ng mundo nagtatrabaho. Maraming salamat sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta sa aking channel, sa mga supporters ko dyan na legit, mga super chatter, mga members, mga kajisi ko dyan, mga ka-team. Thank you so much sa inyong lahat, sa aking mga pamilya, kamag-anak, kaibigan. Guys, tunghayan natin itong kwento ng buhay ng isang nanay na sumakabilang bahay, ang kanyang mister. Nakakaawa yung nanay. Ang sakit, kahit hindi ko siya kilala kaano-ano, pero masakit kasi isa akong nanay. Sa akong lola, sa akong anak. So, ang sakit pala guys, pagka ganito. Tunghayan natin ang kanilang kwento. Hindi mo lang kung ganun ka, ano sa kapwa. Yan siya. Nay, ano pong pangalan niya, Nay? Nanay Victoria. Dito lang ako sa kalayakan. Napunta lang ako anak dito sa aking anak na nung ako'y magkasakit. Tingnan niyo. At ako nga rin ni nag-iisa na nga rin sa buhay. Nag-iisa ng bahay ng aking asawa. Buto ko mabilang bahay, Nay. Eh, mas bata kasi ikaw siya sa akin. Bakit kaya gano'n ano? Pero Nanay, bakit po kayo naiya? Wala lang. Ang ano pala nang pinagdadaanan niya. Grabe. Naiyak lang din ako ako. Sa akin talaga yan. Sobrang ano siya. Bakit, Nay? Sobrang naawa sa kanyang sarili, self-pity. Okay lang po yun, Nay. Napakatagal na ako iniwanan ng aking asawa. Halos namumuhay lang ako na nag-iisa sa bundok. Abuti na lang yung aking ano kahit sa bundok pa pala nakatira. Kinuha niya ako. Nagka-complication ako, anak. Sa aking depresya, buti na nakaligtas ako ni ako ang Panginoon Diyos. Huwag na kayong umiyak, Nay. Naging masaya po tayo kasi napakaganda po ng panahon, no? Nasaan po ba yung mga anak niyo? Buti pa magaling si Sir Tekan. Nadalaw na yung anak, Andy, dyan. Kumusta po buhay nila? Katamtama lang din. Sila po ngayon yung tumutulong sa inyo? Oo po. So, dyan po kayo ngayon nakatira sa kanila? Eh, dyan lang po ako nanunuluyan, pero uwi na rin po ako doon sa amin. Sino pong kasama nyo doon? Meron po akong anak na lalaki, isa. Ilan taon po yun? Ano na po yun? 23. 23? May asawa na po siya? Kailan matanda ano na, trabaho saka niya? Pa naman makabilang buha. Sorry. Ba't babalik po kayo doon? Ayaw niyo po ba sa mga anak niyo dito? Eh, meron din po naman kaming hayop doon. Yung anak niyo dito, saan po dito yung bahay? Ayan po, sa kabila. Ayan pong bato. Ayan pala. Wala naman pala kayong dapat ikalungkot. Yung iba nga po, walang bahay. Oo nga. 6 years kami nagsasama niyo. Oh my God. Alam mo na kay memory nanay na pinakamasaya pong ibinigay sa inyo ng asawa niyo? 46 years, halos. Bigla po ako nanay, ano? Hindi malang yun napagtapos yung dalawang anak ko. Tagal na pala. Grade 4 lang, hindi pa nakatapos. Samantalang. Kinikilabutan. Nasaan po ba siya ngayon? Ikaw din? Nasaan, hindi pa Batangas. Hindi pa Batangas. Bakit po kaya kayo iniwan? Hindi ko alam. Mabait naman sana ako. Hindi po ba kayo nag-usap kung kasi ano yung problema? May edad na ako siya, bata pa. Kahit hindi niyo po ba napag-usapan puso sa puso, ba? Nay, kung bakit to siya umalis? Basta ang sabi niya lang sa akin ni Sir Rowe, pakikisambahan nga raw niya yung babae. Ano po sabi niyo? Mga sinungaling. Ako naman yung mabait. Pag nagkikita, sige sila. Okay lang. Kita niyo pong nagkikita sila? Nagkikita sila. Nagpapaalam, sige. Ganun ang kasakit yun, Nay. Grabe. Dapat kasi yung babae. Halos pinakain ko sa palad ko yun. May asawang tao yun, may pamilya rin. Maraming anak mukha din ano yung babae, bakit kaya? Tapos, itinangay ng aking asawa, may anak pang maliliit tatlo.
Iyon ngayon ang binubuhay niya, samantalang ako, iniwanan niya na nag-iisa bundok. Namumuhay ako mag-isa. Buti na lang ako maraming pananim sa ilaan ng lupa. Sige, sa loob ng 2 taon yung kinabubuhay ko. Kawawa lang tanong. Anong sabi niyo sa kanya? Hindi ko kayo, hindi niyo kinausap? Nung kakausap naman kami. Napakahirap. Sabi niya, naaawa raw siyang maiwanan yung asawa. Sa akin ba, hindi ka naawa. Alam mo, kung may edad na ako, hindi na ako makapagtatrabaho. Buti nilang anak, mga kapitbahay ko nung kanaawa sa akin. Tinutulungan. Naawa sa iba, pero sa asawa, walang awa. Napaka-martir naman ni nanay. Nakikita niya na magkasama yung ano. Oo, gano'n ako ano kabit. Nagawa niya pa sa akin. Biro mo, 3 taon na sa katapusan kami anak. Hindi ako nagpakasal sa kanya at kumuha bata siya. Hindi kami kasal nun. Ilang taon po ba yung ano niyo, gap niyo, nay? Nasa 48 na siya, samantana ako 69 ko na. So paano po, nawala po yung, paano ba, nawala po ba yung pagmamahal niya sa inyo talaga, nay? Eh siguro po. Sabi niya eh, nung nakakaewan kami, uuwi raw, hindi man umuwi. Maraming kesyo-kesyo. Kesyo raw, hindi raw siya nagpa-vaccine. Natatakot daw siya, hindi raw siya makauwi. Kaya ang inaano ko po nun, hindi niya maiwanan yung babae. Samantalang hindi naman niya anak yung binubuhay niya. Samantalang ang mga anak niya naghihinag ka sa kanya. Magkakairong naman kami. 3 linggo na ngayon kami hindi nagkakairong. Minsan ang sabi ko sa kanya, tinakot ko siya, ipatutulpo kita. Kung hindi ko pa isinabing gano'n na ipatutulpo ko siya, hindi pa magpapadala ng pera. Kakasya ba naman yung pagpapadala na ako eh? Nitong birthday ko, pinadala naman ako 1.5. Yun na lang, last na yun, hindi na nagpapadala. Ito po, mapapanood niyo ho to. Ano yung gusto niyo sabihin sa kanya? Eh, sana naman eh, maging magpakatotoo siya. Huwag nang sana siyang gano'n. Halos natitikman ko pang pag ako yung tumatawag sa kanya, nakakasagot ng babae, minumura pa ako ng babae. Sobra na. Eh, huwag ka ako nagmumura, hindi mo ka ako napapalamot. Samantalang nandito ka ako sa bundok, pag hindi kayo kumakain. Halos dito kayo ka ako kumakain, sana gano'n ko kabait. Pag wala kayo sasain, binibigyan ko pa kayo pa ako ng pang-uling pang-sain. Ikaw pa yung naging mabait, ikaw pa yung kasano, parang ano. Nakikita niyo po na yung asawa niyo. Sa kanya po pumapanik sa bahay nila. Oo, eh, ikaw mga magkakaibigan kasi ako patay ba, Malaysia. Hindi niyo po sinasabi sa asawa niyo na ano, at saka maakyat. Hindi, ang sinasabi ko ay ganito. Ikaw mga may hulugang kaming motor noon, at ano kung tatrabaho si silang mag-ama. Kada 2 sweldo ang umuwi ng bayan yung babae sumasakay doon sa singil ng motor noong asawa ko. Ngayon, ang sabi ko sa kanya, alam ko, ugali ng babae. Baka kalaon ng kakusaki ang kanyang babae na yun, hindi na kako yung butong sinasakyan, ikaw na. Katotoo. Hindi ako nagkabula. Marami akong naririnig sa mga kapitbahay ko, pero kung hindi ko makikita ka ako sa akto, hindi ako maniniwala. Pero ako, anak, naaktuhan ko yan sa gubat. Pero hindi mo rin pala matitingnan. Humagulgul na akong tumakbo kung lumayas. Pero nung kinabukasan, sinabihan ko siya. Umiiyak ako. Walang iyak ako. Gano kabait ako sa ginagawa mo na yan. Patawan din. Sobrang martir na sinanay. Ganon din ang ginagawa niya. Nagpaalam pa sa akin 2 beses. Magkikita nga raw sila dun sa Antipolo. Isikita. Bata siya. Naghahanap ng medyo sariwa. Ganon na nga yun. Ang kakita-kita namang pagkakasariwa niya, hindi ibang pagkatiwalaan ng babae. Nung nalaman yung ganun, gaano kasakit? Masakit. Hindi, yung ano, yung nakita sa guba. Halos. Yun ang araw, gabi. Hindi na, yung mismo dun sa may ano, nakita niyo po sa gubat, silang dalawa magkasikin. Ano po yung narandaman niyo na? Wala lang, umiyak lang ako, magulgul ako, gaano kabit. Hindi ko inaskandalo yung pati yung babae. Hindi niyo po sila linapitan? No? Hindi. Bumakbo na lang ako. Umiyak na lang ako. Ano sabi niya? Huwag ko raw ako mag-eskandalo at pag daw bumaligtad yung babae. At tinakot pa kayo? Hindi po ba kayo kasal na eh? Hindi ako nagpakasal sa kanya. Gawa nga nung sabi ko nga sa kanya. Yung mas bata po oo, siya? Oo. Lolokohin mo lang din ako. Yung hindi na nagkabula. So una pa man po pala, tanggap niyo na. Parang lolokohin din kayo. Pag... Baka siguro dala rin ng
Alam mo naman dito kasi wala namang alos ko. Basta't nagmahal lang kayo, di ba? Ito po, last message po sa asawa niyo. Tsaka po doon sa kinakasama niyo. Sabihin niyo, nanay. Ikaw, Lucy. Magpakatao ka. Lucy. Hindi niyo kung Lucy anong pa sinasabi mo sa akin. Lahat ng sinasabi mo sa akin, nalalaman ko dahil isinasabi niya sa akin ang asawa ko. Isinusumbong niya lahat ng ginagawa rin ng kabit niya. Ayaw mo ba ipag-coordinate sa amin ang aking asawa maging sa mga anak? Binababag mo siya. Kaya nasasabi ko tuloy na ando mo yung aking asawa. Nasasabi ko pa sir sa aking asawa, tanga ka. Binubuhay mo, hindi mo pamilya. Samantalang kami kakanamuan ko na. Sobrang hirap. Masakit ang ginawa mo sa akin. Ilang taon ako nag-test, namumuhay na isa. Alam mo yan. Mas mahirap pala yung buhay ni nanay. Mahirap yung panyang ano. Mahirap din. Ilang dadaanan. Ako, bahal kung titignan. Nag-walk out po si Kuya Lito. Maganda pa yung kulungan ng kambing. Ikaw, nagpapadala ka, kailangan ng sweldo mo. Magpadala ka sa amin. Kakasabay 500. Minsan 800. Napakalaka na sinusweldo mo. Wala kang puso. Tama. Nagpadala ka minsan sa anak mo lalaki. Yun na lang ba? Marami kang dahilan. Sabi mo, nagbabayad ka ng bahay. Lahat ikaw, inuupahan mo. Bumibili ka ng pagkain. Paano? Lahat ng anak ng kabit mo, binubuhay mo. Hindi ka manaawa sa sarili mo. Halos nagkakasakit kayo. Andiyan ka pa rin sa trabaho. Nay, kung babalikan mo kayo niya, isang tanggap, araw magising siya. Tanggap naman ng mga anak. Kaya nga lang, hindi na siguro anong alam. Ano po yung sakit niyo pala, Nay? Magkomplikasyon ako, anak. Nagkaroon ako ng sakit sa bato. Tapos, mataas ang cholesterol ko. Kailan po yung uling check-up niyo, Nay? Hindi na ako nagpa-check up. Gawa ng alam ko, mag-aaw kong pera. So hindi ho kayo magpa-check up? Hindi na ako nakapag-check up. Tapos, nagkaroon ako ng bato. Samahan, ang mission nyo namin ngayon, dalawa po, no? Opo. Kayo, may anak naman, pwede ho kayong samahan, no? Tama. Okay. Kung kulang yan, pwede naman padala kay Kuya August. Kasi alam ko kulang yan pala yun. Ngayon, tanggapin na po. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nay. Namagulugul na siya. Ayak si nanay. Grabe na ho yung kanyang pinagdaanan. Nay, siguro ito po yung dinadalangin niya nanay. Kaya huwag po kayo mawala ng pag-asa. Pagmamahal po ng ating Diyos yan sa inyo, no? Tama. Huwag po tayo mawala ng pag-asa. Manalangin, magdasal. Habang may buhay, may pag-asa. Misyo ko lagi na mamagalaw pa. Nay, huwag niyong kakalimutan. Mahal na mahal tayo ng ating Diyos. Salamat. Yakapin mo kasi nanay ko yun dito. Grabe. Huwag niyo pong iyak. Hanggang dito na lamang guys. Dahil nadadala na rin ako sa emotional. Sana meron tayong napulot na aral. Kahit pala matatanda na, matagal na nagsasama, nakakaisip pa rin ng ganun, ano? Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo. Maraming salamat. God is good all the time. I love you all. Magmahalan, magpatawaran tayong lahat. Ingat palagi. Bye-bye.